Good afternoon, teachers. Welcome to the second session of our ELLN digital course. So I'm sure lahat po kayo ay nakagawa ng assignment. But before we proceed with our discussion, ipapamigay ko na po ang ating attendance sheet. So last session, napag-usapan po natin at lahat tayo'y naliwanagan kung ano ba talaga ang ELLN digital course. Tayo rin po ay nagkaroon ng pag-uusap or agreement kung ano-ano po yung mga susundin natin tuwing tayo ay magkakaroon ng last session. So lahat po ng ating mga napagkasunduan ay nakasulat na at nandyan po siya sa gilid at maaari niyo po silang basahin mamaya. So our topic for today is, ano po? The K-3 learner, who are we teaching? So it is in Module 1, Lesson 1. So let's have now our small group discussion. Again, tulad po ng ginawa natin noong nakaraan, kayo po ay magugrupo-grupo ng tig tatatlo. Again, magkakaroon tayo ng 25 minutes para po matapos natin ang ating mga gawain. Siguraduhin po natin na lahat po kayo ay mag-share ng mga insights, learnings, or experiences kung ito man po ay naobserbahan nyo, nagawa nyo sa loob ng inyong mga classroom. And sa huli po, magkakaroon tayo ng representative para po i-share sa harapan kung ano po ang inyong consolidated data. So, pwede na po ba tayo maggrupo-grupo ng tigta-tatlo? Magsimula na po tayo. Salamat po sa paggrupo-grupo. Ngayon po, meron tayong mga katanungan na kailangan ulit sagutan. Una, report on the total number of students observed. So, ilan po ba yung inobserbahan nyo sa inyong mga classroom? Second, note down the similarities and differences in your assignment output. So, I believe, meron po kayong dalang mga printed na sinagutan nyo na assignment. And then third, discuss question number 2. Which of your students' behaviors do you think show the greatest evidence of being literate? And then lastly, discuss this additional question. Do you provide time and activities to help your pupils display or exhibit these literacy behaviors? Share some of the classroom activities that would help you observe these behaviors. Ngayon po, magpo-proceed na tayo. So yung pag sinagsama-sama nyo po yung inyong mga sagot, at ngayon po, meron ako mga tatawagin na ilan para po mag-share. Para sa grade 1, ang similarities po namin, number 1, make friends through play. Tapos sa difference naman, yung unang-una, use more complex sentence in different situation, play and in classroom. Tapos sa similarities po ulit, notices when difficulties are encountered in understanding text. Tapos yung number 3, predicts and justifies what will happen next in stories. Reads and understands the different situation, different emotions. Tapos shows
stable grasp of writing instruction. Okay, thank you. Tapos ang sagot po namin doon sa last question, yes. Ginagawa po namin yung true role-playing, tapos meron kami structured games and storytelling. We have to keep in mind na ang ating pong courseware ay hindi lamang nagtatapos sa courseware. Of course, we have to apply it in our classroom kasi po yun yung nakasaad doon sa assignment. Yun po ang sinasabi na kailangan nyong gawin. And then here in our last session, we will discuss kung ano po ba yung naging impact. Is it effective or do we need to adjust? So it's a reflection also for all of us. Ngayon naman po, mayroon akong dalawang karagdagang katanungan. Ngayon, mag-reflect po tayo sandali. At mamaya-maya po, hihingin ko po ang inyong mga sagot. So, handa na po ba kayo ulit sa ating susunod na session? Yes. Yes, pakibasa po ang ating next topic sa susunod na session ay ang 14 domains of literacy. So here, teachers, I have already collected your assignment and your teacher engagement reports. So thank you so much for your participation. I hope that you will enjoy our next topic. So be ready. Ang topic natin for next session is 14 domains of literacy. So again, see you on the second week of the month, 4 o'clock to 5:30 in the afternoon. So be punctual. Please come on time. Thank you so much, teachers, and have a great day.